Hello po mga Cardici TV, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang gagawin po natin ngayon ay automatic washing machine. So, ginabi na ulit tayo sa ating pagre-repair. Nababasa ko po yung mga tanong ninyo sa ating comment section tungkol sa automatic washing machine. Ang problema daw, sabi ng may-ari mga Cardici TV, ay hindi daw nagwa-wash at hindi rin nag-spin. Pero nagkakarga siya ng tubig. So nasubukan namin yan nung check up namin dun sa bahay po nila. Nagkakarga nga po ng tubig. So samahan ninyo ako mga Cardici TV na gawin natin itong automatic washing machine na to. Nababasa ko po sa comment section yung marami po ninyong tanong tungkol sa automatic washing machine. Katulad ng hindi daw nagdi-drain, hindi nag-spin o hindi nagre-rinse. So, yung iba hindi rin nagkakarga. So, sasagutin natin yan mga Cardici TV. Hindi man sa video na ito, ay sa mga susunod po nating video na nagpipicture po sa automatic washing machine. So, ang mga tools na gagamitin po natin mga Cardici TV ay ang ating clamp ammeter. So, ginagamit po natin yan. Long nose, ang ating multimeter, ang ating multimeter, Phillips screwdriver, tsaka kung kinakailangan ng electrical tape ay gagamit po tayo. So ito yung kanyang automatic washing machine mga Cardici TV. Ayan po, so tambak na daw yung labahin sa kanila kasi hindi na siya makapag-wash. Ang problema daw, nagkakarga naman daw ng tubig, nagkakarga po siya ng tubig pero hindi siya nagwa-wash. Hindi rin siya nag-spin. So, yun po ang susolven natin ngayon mga Cardici TV. Ito po yung kanyang plug. Subukan po natin na i-plug in. Tingnan natin kung may display. Set natin siya sa 20 amperes. Yan. Then, i-plug in ko na po siya. Tapos, subukan natin na i-on mga Cardici TV. Ito yung kanyang push button. I-power on natin. Ayan, may display nga po siya. Napapansin po natin may display. Then, try natin na mag-spin mga Cardici TV. Spin natin. Then, start. Ayan. Focus tayo sa ating clamp ammeter. Pakinggan natin kung ayan, 2.54. So, high ampere po yan mga Cardici TV. Nasa 1 point something lang ang wash motor natin. So, ang ibig sabihin, may problema sa wash motor. So, yun ang titignan natin mga Cardici TV. So, gusto kong iparinig sa inyo yung humming sound na nanggagaling sa ating wash motor. So, punta po tayo sa likod para makita natin. Buksan natin siya mga Cardici TV. Pailawan natin. Ayan mga Cardici TV, para kitang kita po yung oy muling alis ka dyan. Para kitang kita natin yung sa ilalim. So, buksan natin siya ito. Hilain mo lang to. Ayan, hila. Makikita nyo yung ating motor. Ayan po, ito yung wash motor. Drain motor. Tapos, so ang nangyari po niyan, ito yung humihila dito sa ating draining mechanism para mag-drain. Yun po yung tanong ng maraming tanong po sa ating comment section. What if kung intact daw ito? Kasi yung iba hindi katulad ng gani, hindi katulad nito na plastic, kundi makikita nyo cable siya na tie wire. So, what if kung intact daw ito? So, ang problema po kung ganun is itong drain motor. Paano ma-check yung drain motor? Karamihan po nito is 220 volts. Pwede po nyo i-direct para obserbahan nyo kung ihila yung ating drain motor at magdi-drain siya. Ah, ito rin po yung kanyang capacitor pala. So, iba't iba,
Depende po sa brand, yung iba pabilog yung kanyang capacitor na hindi siya nakapwesto dito, kundi nakapwesto siya dun sa may bandang taas. So ito mga car DCTV, hindi siya nag-spin, hindi nag-wash, pero nagkakarga siya ng tubig. May display, nagkakarga ng tubig. Nagre-rinse din. Wala nga lang wash tsaka spin. So, kanina, gusto ko siyang i-plug-in. I-plug-in natin siya mga car DCTV na nakaiga ating clamp ammeter. So, gumagamit din ako ng clamp ammeter pag nagre-repair ako ng washing. Ayan. So, plug-in ko siya. Plug-in natin. Then, punta tayo dun sa kanyang display. Punta tayo dun sa taas. Ayan. So, nakahiga siya mga ka-RDCTV. Punta tayo dito sa taas. Ayan. So, nakahiga po siya. Gusto ko lang ipakita na may display ito. Ayan. Nakita nyo po may display. Then, itry natin siya sa spin. Then, naka-spin na tayo. Then, start. Tapos, balik tayo sa likod. Ayan. Makikita ninyo, humihila yung kanyang. So, ayan o. Humila siya. So, ibig sabihin, good itong. Ayan. Narinig nyo mga car DCTV? Nag-aham. So, hindi makaikot yung ating wash motor. Ayan. So, walang problema sa ating drain motor. Alam nyo ba na kapag hindi nagpa-function ang drain motor, ay hindi rin mag-spin at hindi mag-re-rinse. Pero sa nakikita natin ngayon, walang problema sa ating drain motor. So, ang nakikita kong problema mga car DCTV is it's either the motor o kaya itong capacitor. So, malalaman natin yan kung alin sa kanilang dalawa. Nagaham. So, ang gagawin natin, tanggalin ko na sa saksakan. Nalaman na natin mga car DCTV na high ampere ito. So, tanggalin ko na, bunutin ko na sa saksakan. Yun. So, na nung tinanggal ko, nakita niyo kumalas yung ating drain motor. Okay. Ayan. So, ikutin nga natin yung ating ito yung ating wash motor. So, kung ikutin natin, maluwag naman siya. So, hindi siya maigpit mga car DCTV. So, maluwag. So, hindi naman problema ang bearing kaya bushing. So, bihira to na masira ang bushing o kaya bearing. So, isa na lang ang i-check natin. Isa pang i-check natin is ito. Ito, oh. Diba, pag sa aircon, kapag hindi umaandar ang compressor at ang sira ay capacitor, eh, nag-aham din siya, diba? Hindi maka-start yung ating motor compressor. So, check natin itong capacitor nga na ito kung ito ang dahilan ng hindi pag-andar ng automatic washing machine na to. So, check natin mga ka-DCTV. Itong capacitor na to, kung good pa ba yan o hindi na. Kasi, bago natin i-check ang ating wash motor, is i-check muna natin itong capacitor. Ayan. So, nakakapagod pa lang mag-vlog mga ka-DCTV. Anyway, salamat sa lagi nyong pagtutok sa inyong laging panonood ng ating mga vlogs. Yan. So, gamit po tayo ng ating screwdriver para matanggal. Yan. Yan. Iba mga car DCTV, yung capacitor hindi ganito na rectangle. Yung iba pabilog at hindi rin dito nakapwesto, kundi dito siya nakapwesto dito. Yan. So natanggalan natin. Hilain natin mga ka-DCTV. Ayan.
So itong kanyang capacitor, ilan ang value niya? 12 UF. Yan, check natin ito kasi ito yung nagpapa-start sa ating wash motor. Kung sira ito, hindi mag-start. So nag-ham lang mga ka-DCTV. So tanggalin natin ito yung tornilyo. Yun. So ito natanggal na natin ang ating capacitor mga ka-DCTV. So anong pang-test natin dito? Meron po tayong capacitance meter na nandun sa ating multimeter kanina. So, check natin mga ka-RDCTV kung good pa ito. Set natin siya mga ka-RDCTV sa capacitance. May kalagay na microfarad doon, UF. Ayan. Then, itest natin siya ngayon. So, check natin. So, kikita nyo, walang reading sa kabila. Wala pa rin. Ayun, 0.002. Wala pa rin. Ibig sabihin mga ka-DCTV is defective po itong ating capacitor. Kaya hindi umaandar yung ating wash motor. So, kailangan pong palitan nito mga ka-RDCTV. Ayan po mga ka-RDCTV. Meron po tayong capacitor dito. Ito, galing po ito sa isang automatic washing machine din. Tulad nga ng sabi ko sa inyo, mayroong capacitor na ganito pa rectangle at meron parang cylinder. So, ang importante dito, pares po yung value po nila na 12 UF. So, try po natin ito mga ka-RDCTV kung maggagana po ang ating wash motor. Splice. Balatan natin. Yan. Pino. Yan. So, syempre, color code dito. Magkasama yung red tsaka red tsaka yellow. Automatic washing machine na to. So nagpalit po tayo ng capacitor. So i-mounting na lang po natin mamaya dito sa gilid. Basta i-insulate po muna natin itong mabuti para hindi siya delikado, hindi nakakuryente. So yung iba ang mounting po nito nandito siya nasa likod, yung ibang mga brand. So tingnan natin kasi may ano rin kasi kapag nagmo-move kasi to, kailangan hindi maano yung wire natin. Electrical tape. So pwede rin siya dito. Actually pwede rin. Try natin siyang i-mounting muna dito. Yan. So pag nag-view siya, hindi ba apektado? Hindi. Papansinin natin itong ating pinalitan. Ayan, makikita nyo. I-focus natin sa ating camera. May crack na siya doon. So, ito. Tapos, chinek pa natin sa ating multimeter sa pamagitan ng capacitance meter. Nalaman natin na sira na nga ang ating capacitor. So, mahalaga yung ating capacitance meter na check natin agad na sira ang ating capacitor. Ngayon, try natin na i-plug in ulit siya. Tingnan natin kung mag-spin na siya ngayon mga ka-RDCTV. Then, ito yung ating plug. So, try natin mga ka-RDCTV na i-plug in yung ating, ayun, umila na nga siya. So, balik po tayo sa taas. Ayan. Kita nyo yung display. So, patay muna natin. Power on natin. Yan. For the meantime, ang gusto lang nating makita ngayon is yung iikot yung
kanyang wash motor. So, paano natin makikita yun? Punta tayo sa spin, then start. Tingnan natin kung iikot siya. Ayun, marinig natin, humila yung kanyang drain motor. Tingnan natin kung mag-spin. Ayan, kita nyo? Kita nyo mga Cardici TV? Ayun, kita natin sa ating camera, i-spin siya. Ayun, no? Ayun. So, ayun, nakita natin mga Cardici TV na capacitor pala ang problema ng automatic washing machine na to. Nakikita natin na nag-spin na siya ngayon. So, maganda na yung ikot ng ating automatic washing machine. So, capacitor ang naging problema. Ayan mga Cardici TV, kita nyo. So ang ganda na ang ikot ng kanyang wash motor ngayon, nag-spin na siya. So ito yung capacitor natin. May natutunan po kayo sa ating video about sa automatic washing machine na to. Salamat po at mangyari lang po na i-like natin, i-share natin at i-subscribe po natin ang channel natin. Para lagi din po kayo updated, i-click na po natin yung ating notification bell mga Cardici TV. So hanggang sa muli po, ito po ang Cardici TV, ang teknisya ng bayan. So ito po, pwede pong ito ang maging dahilan kung bakit hindi nag-drain at hindi nag-spin ang inyong automatic washing machine.